Nananawagan naman na may 20 biktima at kaanak ng mga biktima ng pang-abuso sa ilalim ng pamumuno ni Retired Major General Jovito Palparan na siya'y mailipat na ng kulungan. May live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Jiggy, pinangunahan nga ng mga magulang ni Sherlyn Cadapan at Karen Empeño ang panawagan na madala na si Retired Major General Jovito Palparan sa Bulacan Provincial Jail. Hindi raw dapat manatili sa NBI si Palparan para maranasan naman niya ang sinapit na hirap ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Ginang Erlinda Cadapan, matapang noon itong si Palparan pero ngayon ay tila naduduwag na umano ito na kaya ayaw niyang mapadala sa Bulacan Jail. Si Concepcion Empeño naman ay sinabing naawa pa siya noon kay Palparan pero hindi raw ito nagtagal sapagkat hindi raw niya napapatawad pa ang tinaguriang berdugo ng militar. Git naman ni Tinay Palabay ng Karapatan, hindi totoo ang sinasabi ni Pangulong Noynoy Aquino na wala ng berdugo sa hanay ng militar sa kanyang administrasyon dahil nagpapatuloy raw ang human rights violation sa kanilang hanay hanggang sa ngayon. Sinabi naman Jiggy nitong si Attorney Edre Olalia ng National Union of the People's Lawyer, matibay ang kaso laban si Palparan, particular na nga sa pagkawala ng dalawang estudyante ng UP Diliman. Ang iba pa raw kaso ng mga biktima inaaral pa nila upang may pagharap ng reklamo itong si Palparan. Isa rin sa hinihiling nila sa ombudsman ay ang paglalabas ng resolusyon sa kasong inihain naman ang magkapatid na Raymond at Reynaldo Manalo na dinukot sa San Ildefonso, Bulacan. Sila ay pinahirapan din umano ng militar sa ilalim ni Palparan. Si Raymond Manalo ang nakasaksi umano sa pang-torture sa dalawang UP students. Matapos namang formal na hilingin ni Palparan na manatili siya sa kusodiya ng NBI, pumalma ang proseksyon. Git nila nakasaad sa patakaran na dapat i-detain si Palparan sa pinakamalapit na kulungan sa korte. Hindi raw praktikal kung ibabiyahe pa siya ng malayo tuwing may pagdinig sa patindawang kakayahan ng provincial jail para sa seguridad nitong si Palparan. Tila special treatment din daw kung pananatiling sa NBI si Palparan imbes sa regular na kulungan at sa isang pahayag. Sinabi naman ng ilang retiradong militar na hindi dapat idaan sa trial by publicity ang paratang kay Palparan. Dapat hayaan daw siyang may pagtanggol ang sarili sa korte at ituring na inosente hanggang hindi nabibigyan ng hatol ayon sa Association of General and Flag Officer ADPO. Biro-biro ang sakripisyo ng mga sundalo para sa bayan at kung sakaling naabuso ni Palparan ang kanyang kapangyarihan, dapat siyang panagutin sa legal na paraan. Samantala, muli naman nagpaliwanag ang palasyo kung bakit di tinanggap noon ng Pangulo ang kanilang surrender filler ni Palparan. Git ng Pangulo, pwede namang sumuko si Palparan sa mga otoridad kung gugustuhin niya. Dagdag pa ng palasyo, may karapatan si Palparan na gamitin depensa na ginawa ang umano'y pagdukot sa ngalan ng tungkulin. Pero dapat pa rin niyang harapin ang maalegasyon na walang kinalaman naman sa mga dati niyang tagumpay sa anti-communist movement. Jiggy? Iyan, nabanggit ba ng mga pamilya na umiling na makulong si Palparan, si General Palparan sa regular na kulungan? Kung anong plano nila? Kasi yung kampo naman ni General Palparan, may motion para wag siyang ang madala sa Bulacan Provincial Jail. Anong sabi nila dito? Jiggy, ang binabanggit ng mga magulang ni na Sherlyn at ni Karen, pati na rin si Attorney Olalia, ay sinasabi nila na haharangin nila ang anumang motion kampo nitong si Major General Palparan para nga manatili siya sa NBI. Sinasabi nila na lahat daw ng kanilang legal na pag-aaral ay gagawin upang hindi nga mapagbigyan itong hiling at ginigit nga nila na mas malapit ang Bulacan Provincial Jail doon sa korte sa Malolos City at ilang hakbang lamang daw ito kaysa naman na doon siya ikulong sa NBI na mas mahaba ang biyahe kaya hindi sila naniniwala na mayroong risk na mangyayari kaysa kung ikukulong siya sa Bulacan Provincial Jail kaysa sa NBI na mas malayo ni hamak sa kulungan na yon, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz.